Nakarating na sa buong Amerika maging sa Mexico ang balita sa pagkondena ng mga boxing experts at Hall of Famer sa tinaguriang The Monster na Oya Inoue dahil sa naging kayahiyang laban nito kontra sa past prime at sa matandang si TJ Duhaney. At dito ay kinwestiyon na naman ang American promoter na si Bob Arum na mistulang binibaby lamang ang nasabing Hapon sa pagbibigay ng mga easy fight dito sa mismong baluarte pa nito sa Japan. At dahil sa garapalang pagbibigay ng mga mismatch ng top rank promotion dito kay Inoue ay nahalata na tuloy ang sadyang pag-iwas ng nasabing Hapon sa ating pambatong si Cuadro Alas. Isang paglilinaw lamang po sa lahat, hindi sapat ang mga titulo upang mahirang bilang isang lehitimong pound per pound king. Kung ang mga nasabing titulo naman ay nakuha mula sa mga average champion na tinalo noon ni Inoue mula kay Butler, Tapales, Fulton at sa matandang Donaire. Para po sa kalaman ng lahat ay may pagkakataon rin noon itong si Pacquiao na maging 2-division undisputed champion sa super bantamweights at sa featherweight division. Ngunit ito nga po ay hindi na pinag-interesan pa noon ni Pacquiao dahil ang mga kampyon ng mga panahon na yon sa mga nasabing division ay mga average fighter lamang, malayong malayo sa pagiging superstar noon ni Pacquiao. Kaya sa halip na maging 2-division undisputed champion ay nagpa siya noon ang kampo ni Pacquiao na umakyat na lamang agad sa mas mabibigat na division hanggang sa junior middleweight kontra noon kay Antonio Margarito na malayong malayo sa play safe at weight bully na si Naoya Inoue.